Hello, what's up mga variador? So, dito tayo ngayon sa bahay ng Bordeos sa dagat. Sumakay tayo sa bangka ni Kuya Malo ni Atintar at nakasabay natin si Ate Daisy. At si Ate Daisy ay taga Mabini, si Kuya Malo niya ay taga Mabini rin. Sumakay tayo na bangka at babay tayo ng 100 pesos para tayo makarating sa isang barangay ng Bordeos sa Carlagan. So, medyo lanta pang dagat. Kahit na amihanin dito sa lugar dito sa Carlagan, dito sa Bordeos. Time check natin, alas 10:40 ng umaga. Nagsimula na tayo maglakbay. Nireverse ko yung camera natin para marito naman ninyo na kasama talaga po sa paglakbay papuntang Carlagan. So baka sabihin ninyo mga kareador na in-narrate ko lang yung video namin. So ayan, kita-kita na ebidensya, mukha ko ang nakaharap sa camera. At tamang tayo naglalakbay, nakakit tayo ng banghang dilayag na bibihira na yung gumagabit ganitong klase ng paglalakbay sa dagat. Nakabanghang dilayag, thumbs up sa'yo. Mga kalating oras ng ating natatakbo at napansin natin na talagang napakaganda ng lugar dito sa Bordeos, dito sa Carlagan. So makikita natin yung mga isla-isla, mga pulo-pulo. So ngayon ay iniwala na ako ng Pilipinas talaga ay binubuo ng mga isla o mga island. Sa kabilang bahagi naman ng ating bangka, makikita natin at matatara natin yung mga boya. Ito raw ay boya ng pabahay ng perlas. So, ang daming boya, ibig sabihin maraming perlas na nakukuha dito sa atin. Kaya palang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Parating right side natin, dadaanan natin yung kinatawag namin dito sa sariyal na tahong o yung lupa na lumalabas tuwing low tide. At mapapansin natin na ito yata yung tinatawag nilang sandbar dito sa Carlagan. Napaganda niya mga kariador. Mga minsan naapak tayo dyan kapag nagkaroon tayo ng time. At habang tayo nalalapit na sa Carlagan, nararamdaman natin yung ihip ng amihan. Yes, sa wakas kariador, malapit na tayong dumaong. Time check muna tayo. 10 minutes to 12 ng tanghali. Mararating na natin ang barangay ng Carlagan. At yan, kariador, tanaw na natin ang tabi. Yan, malapit na tayo sa pier ng Carlagan. Touchdown, kariador, sa wakas. Narating na natin ang tabi. Sa medyo matagal-tagal at mayigit sa oras na paglalakbay natin sa dagat. Kitang-kita naman natin ang lugar ng Carlagan. White sand. So nakaka-excite makarating dito sa Carlagan dahil first time lang natin makarating. Yes, sa wakas, nakababa na tayo. Ang nagpaalam tayo kay Kuya Malone at kay Ate Daisy. So shoutout sa inyong dalawa ni Kuya Malone at saka ni Ate Daisy. Ingat kayo pagtawidin nyo papuntang Mabini. So salamat sa inyo. So naglakad na tayo punta sa Pangpang para marating natin yung mismong tabi. So kaya tayo sa hagda ng seawall para makapunta tayo sa lugar na ating pupuntahan. At yan, kariador, unti-unti na tayo naglalakad sa seawall. Pupunta tayo sa lugar na ating pupuntahan at doon tayo makikituloy. Dahil first time natin, hahanapin natin yung bahay. Ngayon, may aso pa sa daan. May ilag ako kasi baka ako biglang kagatin. Ito kitang-kita natin, oh, white sand talagang tanilang buhanginan. Madalawa o hanggang 3 minuto, maaaring makita na natin yung bahay na ating pupuntahan. Ito yung kahabaan ng seawall na ating lalakaran. Sana mga kariador, mapuntahan ka agad natin nung mas madali at mas mabilis. At sa wakas, narating na natin yung main gate ng bahay ni si Roma. Yun, nakita na natin yung mismong pintuan niya. Nakita natin si Roma na nakatalikod. At tinawag natin si Roma. Yun, unti-unting namumukhaan tayo kaya unti-unti siyang humingiti. Pagkagaling natin kay Sir Oma, nagpasama na tayo kay Kapitan. I-repeat ang manual na ipasyal tayo sa lugar na tinatawag nilang Pacific kasi itong tinuturo ni Sir Reniel in ay bahagi ng Pacific Ocean dito sa Carlagan. Ito palang Carlagan ay kalapit lang ang Pacific Ocean dahil Pacific Ocean na siya. Itong Carlagan, isa sa lugar na pinuntahan ng mga Japanese nung panahon na tayo sa kupin ng Hapon. Ito si Ate Chaka Bungkal. Kasama din natin dito sa Carlagan, kami dalawa magkasama. Actually, nauna lang siya ng
ng isang araw at sumunod ako sa Carlagan. Ito si Kapitan Reniel. Shoutout sa iyo, Kapitan Reniel. Maraming salamat sa iyo sa pagsama sa amin dito sa Bordeaux. So shoutout din kay si Roma. Nakapalit po si Reniel dito sa Bordeaux. Maraming salamat sa inyo sa pagbibigay sa amin ng time at pagpatuloy sa amin. Salamat sa inyo. So sa ulitin, huwag kayong matatala sa amin. Maraming salamat. Pagkagaling natin sa Pacific, doon sa lugar na ipinasyal tayo ni si Reniel, tumungo naman tayo sa ating misyon. Dahil as insurance agent, pinuntahan natin yung mga guru dito sa Carlagan. At shout out kay Ma'am Agnes na TIC ng Carlagan, ng Integrated School ng Carlagan. So maraming salamat sa inyo, sa mga guru, at nakita ko rin yung isang kaibigan natin at taga rito sa atin sa Bayan ng Real, si Ma'am Danica. Shout out po sa mga guru, mga bayani po ng Carlagan. So maraming salamat po sa inyo sa pagbibigay ng time sa amin para maipakita po namin sa inyo kagandahan po ng insurance. Nadala namin life insurance, ang Sun Life. So God bless you po sa mga teacher. God bless you po sa kay Sir Renier. God bless po kay Sir Oma. At salamat po sa mga tao naging bahagi ng pagpunta namin ng barangay ng Carlagan sa bayan po ng Bordeaux, Quezon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po.